sa presidential table. Ang una natin mapakilala itong si Matt Daklan na isa sa mga girls na long hair sa pelikulang ito. Welcome to Marcos muna, Mark. Amat. Hello, magandang hapon po sa inyo lahat. Salamat po sa pagdalo sa presko niyo. Isa pong karangalan na may salaysay namin yung pelikulang ginawa namin. Thank you. Pangalawa, ang Boogie Wonderland. Alam niyo yung sino ng Boogie Wonderland? Yung bugaw sa pelikula. Kilala natin. Kilala na karamihan sa mga entertainment writers. Walang iba po din si Mon Confiado. Magandang hapon po. Maraming salamat sa suporta nyo. Kailangan po namin yan para sa aming pelikulang Mga Gabing Kasing Haba ng Hair Ko. And no less than ang director ng Mga Gabing Kasing Haba ng Hair Ko. Ang title na po is na Filipino will be for the Q Cinema. Pero ibang title nito sa abroad. Yeah. Ang English title, those long-haired knights na nakikita ninyo ngayon, nababasa ninyo sa social media. No less than ang director ng pelikula, si Direk Gerardo Calage. Yes, Direk? Welcome. Ako na pala yung magsasin. Maraming salamat po. It's a wonderful afternoon because you're all here. So I'm really thankful sa this manifestation of support for our film. Thank you so much. Okay, bago siguro tayo mag-Q&A, siguro direct ikaw makakapagkwento more or less kung ano ang story nato ng Mga Gabing Kasing Haba ng Hair Ko. Okay. Tungkol saan? Itong kwentong to ay tungkol sa tatlong transgender sex workers na nagtatrabaho sa Burgos, isang red light district ng Makati. At dito ay matutunghayan natin ang nangyayari sa kanilang kalakaran being workers. And not only workers, what complicates it is being transgender. Okay, so makikita din natin ang mga akala natin ay mga mundane or yung mga pang-araw-araw na nangyayari sa kanilang buhay. Pero ano ba ito kung ito ay nangyayari sa buhay ng isang transgender, na sex worker? So yun po yung kwento ng pelikulang ito. Matt, anong role mo? Can you point? Can you tell our media blogger friends? Ako po si Tuesday, isa sa mga characters. Si Tuesday ay isang napaka-sweet at saka fragile na transgender na hindi lang gusto niyang kumita, kundi at the same time gusto din niya makahanap ng totoong pag-ibig. Sa customer? Yun po, thank you. Yes, kaibigan Mon. Ang ginagampanan ko dito ay si Roger. Ako ang bugaw, protector ng mga transgender sa Burgos. Meron ding mga rules at saka parang opisina ang dating ng trabahong ito. Nagla-log in yung mga transgenders. Merong mga rules and regulations si Roger. Pero at the same time, pinoprotektahan din niya yung mga transgenders na to. Is this a sex movie tulad sa sabing LGBT or gay film na sinasabi natin na naglilitawan ngayon na nabibili natin ang mga CD, DVD? No, it's not a sex movie. It is a movie that tries to tackle yung sexualidad or orientation ng mga LGBT, no, not exactly LGBT pala, mga transgender na mga sex workers. So it's probably a misnomer for it to be called a sex movie because it's not. In fact, it is dramatic in a way na nakikita natin, matutunghayan natin yung nangyayari nga sa mga pang-araw-araw na buhay nila.